pala ang buhay. Iba't ibang istorya ang nararanasan ng bawat isa. Akala ko lahat nabibili ng pera. Akala ko kapag mayaman ka, masaya ka. Akala ko ako nang pinakaswerteng nila lang sa mundo. Yun naman ang totoo. Lahat kayang bilhin ng pera. Ngunit isa lang naman ang nais ko. Iyon ay maramdaman ng pagmamahal ng mga taong malapit sa akin. Makaramdam ng saya na hindi kailanman mapipili ng pera. Bakit ba parati na lang akong pinababayaan? Bakit ba parati na lang akong naiiwang luhaan? Bakit ba sa dinami-rami ng tao sa mundo, bakit ako pa? Bakit ipinamulat sa akin na lahat ay mabibili ng pera? Siguro, kung may babalik lang ang panahon, basta naisin ko pang magkaroon ng simpleng pamumuhay. Walang kokontrol sa'yo. Walang magdidikta ng kinabukasan mo. Buti na lang talaga, kolehiyo na ako. Ngayon, susubukan kong tumayo sa sarili kong mga paa. Patutunayan ko na mali sila. Kaya kong mabuhay mag-isa. Kaya kong harapin ang masalimuot na lipunan na hindi ko pa nararanasan sa buong buhay ko. Ito na ang panibagong yugto. Ako si Exel James Aquino at ito ang kwento ko. Mr. Aquino! Anong sinisilip mo sa bintana? Unang klase pa lang, eh mukhang tamad na tamad ka na! Dito ka nga humarap! Hindi ko alam kung matutuwa o matatakot ako sa ginawa ni Mrs. Cynthia. Sanina kasi akong pinagagalitan noong high school kaya deadman na lang sa akin ang nangyari. Ilang oras nang lumipas, ngunit hindi pa rin ako mapakali sa aking kinauupuan. Nagulat na lang ako nang may lumapit sa akin at biglang nagtanong. Hey, mukhang hindi ka sanay sa mga nangyayari ah. Siguro galing ka ng private school kaya nag-aalangan kang kumilos. Nga pala, I'm Dave. And you are? Dexter James Aquino. Wow, full name talaga? Aquino? Tatay mo ba si Ninoy Aquino na tatay ni Noynoy Aquino na kapatid ni Chris Aquino? So, mayaman ka. Siya si Dave Justin de la Cueva, o mas kilala bilang Dave, ang pinakamasiyahin sa buong klase. Walang ibang ginawa kundi magbiro ng magbiro at patawanin kaming lahat. Medyo nakakatawa rin kasi ang pagmumukha niya. Mahaba ang kanyang baba at malaki ang kanyang mata. Sino ba naman ang hindi matatawa kapag tinititigan siya? Sa totoo lang, nasanay ako na mga gwapo ang kasama ko noong high school. Ngunit nagbago ang lahat nang pumasok ako sa kolehiyo. Wala naman palang masama sa mga taong kakaibang itsura. Sa totoo lang, mas masaya pa silang kasama. Totoo sa sarili at hindi nahihiya kung ano man ang pisikal nilang anyo. Nga pala, bakit dito mo naman naisipang mag-aral? Sa totoo lang, hindi ka rin alam eh. Ang alam ko lang, gusto kong magpakalayo at makaranas naman ng ibang karanasan. Ibang karanasan? Wow, exciting naman. Sama ako sa ibang karanasan na yan ha. Sorry, feeling close. Ganto lang talaga ako. Huwag kang matatakot sa akin ha. Mabait ako. Sadyang mukha ko lang masama. Hoy, ano ba yung nasa isip mo? Ang sinasabi kong karanasan ay yung maging simpleng bata. Makahanap ng tunay na kaibigan. Makalayo sa pangit kong nakaraan. Gusto ko lang naman maramdaman na kaya ko nang tumayo sa sarili kong mga paa. Makalayo sa pamilya. Hala, pasensya ka na. Sumabra yata yung pagbibiro ko. Hindi ko naman kasi alam na may pinagdadaanan ka. Pasensya ka na talaga. Pasensya na. Natapos na ang klase at pauwi na ako sa aking kondo. Hindi ko alam kung makakayanan ko pa ang mga susunod na araw ko sa paaralan. Nagkaroon naman ako ng kaibigan kahit papano. Hindi na ako mahirapan pang mag-adjust sa mga gagawin ko. Masaya naman ang unang klase ko.
pagalitan man ako, hindi na bago yun. Ang importante ay masasanay rin ako sa gantong pamumuhay. Sa buhay, ang tanging kayamanan na ating makakamtan ay ang maging masaya. Hashtag Millionaire Meets the Joker. Uploaded. Okay, class. Find a partner and let him or her introduce you in front of the class. Clear? Go! Hoy, 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 hoy! Dave! Ikaw na lang partner ko, ha? Ako? Talaga ba? Bakit? Paano? Buset ka! Sa ayaw mo at sa hindi, ako ang magiging partner mo. Umisip ka ng paraan paano mo ako ipapakilala sa harap, ha? Natapos na ang lahat sa pagpapakilala at ang kami na lang ni Dave ang hindi pa. Naunang magsalita si Dave at pinakilala niya ako base sa kanyang nakikita at nararamdaman. Good morning! This is si Excel James Aquino and he is a good person. His family is in the politics. Noynoy Aquino is his father and he loves serving people. To save the world, the universe rather, to let the negativity will grow and foster. In short, he likes Beauty Queen and also likes, that's all. Thank you. Okay, this is Dave Justin De La Cueva. It's funny, as you can see a while ago, this is my friend, a joker, and wants to give happiness to every one of us. I know that happiness is a choice, but in his, happiness is a must. He always thought to himself that every single second is important. You need to enjoy life and give happiness to everyone. Pagkatapos ng klase na yon, napansin kong tahimik si Dave. Hindi ako sanay sa kanyang kinikilos, kaya naman, kaagad ko siyang nilapitan at kinausap. Hoy! Tahimik mo ah! Naubusan ka ba ng dugo sa kaka-English kanina? Mahusay ka nga eh. Napaka-pani pa. Uy, uy! 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 Wala to. Okay lang ako. Wala ba talaga? O ayaw mo lang sabihin? Totoo nga. Akala mo naman eh, nagbibiro ako. Ayan o, nasaya na ako. Sa mga oras na yon, ay biglang tumunog ang cellphone ni Dave. Lumabas bigla si Dave. Halatang halata na nag-aalala siya sa kanyang kausap. Maya-maya pa'y pumasok na ito. Ayos ka lang ba talaga? Ano kasi? Tumawag si Mama. Inatakot nga naman daw ng asma yung kapatid kong bunso. Natatakot ako. Hindi ko man sila makasama dahil nag-aaral ako ngayon. Hindi ko akalain. Nasa masiyahin yung muka ay may malala palang nangyayari sa kanilang pamilya. Marami ako naipon at nakuha ang pera bago ako umalis sa bahay. Nais ko siyang tulungan kahit pambili lang ng gamot ng kanyang kapatid. Sa totoo lang, hindi na sana ako mag-aaral ngayon eh. Kasi nga gusto kong matulungan yung kapatid kong may sakit. Imbis na sana pambaon ko eh, pambili na lang sana ng gamot niya. Dave! Kumalma ka. Ako na bahala sa gamot ng kapatid mo. Kunin mo na to bilang tulong na rin. At maging maluwag naman yung pakiramdam mo. Ha? Uy! Pariw ka ba? Pera mo yan. Baka pagalitan ka ng parents mo. Ang laking pera kaya niyan. Baon mo na yan sa 3 buwan eh. Huwag mo akong alalahanin. May sapat akong pera para tususan ng mga pangangailangan ko. Tanggapin mo na to. Huwag ka na mahiya. Hindi. Kakikilala mo lang sa akin tapos ganto na agad? Huwag ka nang mahiya. Alam kong kailangan mo nito. Kailangan to ng kapatid mo. Ano unahin mo pa bang hiya kaysa sa kapatid mo nangangailangan? Sigurado ka ba talaga? Oo. Siguradong sigurado ako. Maraming salamat talaga kay Excel. Utang na loob ko ito sa'yo.
makakaasa kang ibabalik ko rin ito. Maraming salamat talaga. Wala yun. Magpakasaya ka na ulit ha. Ganto pa lang pakiramdam na nakakatulong ka sa kapwa. Malaki o maliit na bagay man ay masarap sa pakiramdam. Ang pera ay madali lang kitain. Ngunit ang buhay ng isang tao ay hinding-hindi na maibabalik pa. Mas masarap tumulong ng galing sa puso kaysa tumulong ng may hinihinging kapalit. #ManyCanBuyHappiness. Uploaded.